bike shop ni Dr. Carlo kasi may iniksyon siyang pang-blade. Pang iniksyon yan sa puwet. What's up mga boss, continuation lang po ito ng ating video nung nakaraan. So kasi ililipat natin yung lumang brakeset natin tsaka shifter dito sa ating gravel bike na Carla na. So magiging, syempre magiging canto bar na siya. Kasi ito yung drop bar niya rito maliit. So ang kailangan natin ilagay rito is yung drop bar kasi lalagyan na natin ng hydraulic brakes na Carla na. So yun, siya pa rin ang maglalagay. Ako na lang taga-video muna, Carlo. Pag may taga-video na tayo, saka ako tutulong gagawa na. Kung marunong na. Si Carlo, sanay naman na si Carlo mag ano nang gawa ng bike eh. So yung tinanggal na yung ano, yung cable wire ng brake natin para papalitan ng bago. At tatanggalin na rin yung brake at drop bar. Parang ipapalit natin is yung ganito, yung corner bar naman. Corner bar. So dito po sa handle niya is kasa yung mga hydraulic brakes dito. Kasi may mga size din po yan kasi hindi ko kabisado. Ano nga size yung Carlo? Kasi di ba mas maliit to eh, di ba? Ano nga size nun? 40 kasi yun mas makapal na. So doon kasha yung hydraulic brake sa corner bar. Pero ito hindi kakasha sa corner bar na. Mas mataba. So, ang gagawin natin mga bossing kapatid is iwa-one-by na natin itong gravel natin tulad ng ginagawa ni Carlo. Tatanggalin na natin yung isang plato niya kagad na para one-by na. So magiging 1x9 speed na siya. So wala pa naman tayong pang upgrade ng crankset natin tsaka RD kasi stuck pa yan. So pansamantagal Carlo, yan lang muna. No? Pansamantagal. Matagal bago mag-upgrade. 3 years eh, no? Yung pedal yan, no? Dapat natutusokin pa ako dyan. Matalas. Oo, talas eh. Pero yung iba gustong gusto nila yung ganyan, makapit pagka nakatapak. So yun mga bossing, yung ginawa na namin siyang one by. Tinanggal namin sa malaking plato niya. So nandito na po tayo sa loob ng bike shop ni Carlo. Ayan. Kita niyo yung mga tools niya dami. Bike shop ni Dr. Carlo kasi may iniksyon siyang pang-blade. Pang iniksyon 'yan sa puwet. Pang-blade. So kasi bago na kasi yung host natin Carlo na. Ayan, kasi nilagyan na kanina nag-brake. Tapos doon lalagyan pa. Sa brake caliper, ano to? Brake caliper natin. So yun, naikabit na natin kanina yung corner bar. Nabilid na kasi bago yung isang cable house natin. Pero yung isa, yung dati na Carlo na okay na. Pero lalagyan na rin, ibibilid na rin. Para kung okay. Okay, daming tools ni Carlo dito. Yan, kompletong-kompleto. Kung gusto niyo magpagawa rito ng bike, yan, kompleto ng tools dito kila Doc Carlo. Yan, Dr. Carlo. Yan, kung gusto niyo magpa-paint ng bike, meron din. Yan, kaya abangan niyo mga bossing kapatyak dahil meron kaming bubuin dito ng mga road bike. Yan, kung paano kami magbuo ng road bike. Meron pa dito si Carlo eh, yung mountain bike niya. Ito. Ano ang frame to, Carlo? Cole. Yeah. Tapos yung fork niya is Manitou. So yun, hawak niya na yung iniksyon.
Sa mga magpapatuli, pwede rin. Okay, may pamukpok na rin dito. Yung blade niya, meron din matalas. So yun nga mga bossing kapadyak, nailagay na namin yung lumang hydraulic brakes na Shimano dito sa gravel bike. So hindi naman kasi pwedeng gamitin natin yung drop bar Carlo kasi hindi kasya ng hydraulic brakes. So ang ginawa namin, siyempre pinalitan namin ng corner bar or canto bar. Tapos dito yung left hydraulic brakes. Yan. So, kulang na lang Carlo, ang bar tape na lang. Ano? So, ginawa ni Boss Carlo, or ni Dr. Carlo, is blinid niya na rin para smooth yung pag-brake. So, yan, sige. Carlo, lagay na natin yung bar tape natin. Mamaya, i-test ride natin to. Okay naman yung brake niya, Carlo. You know, dahil malakas yung braking power niya. So, okay na rin yung pag-bleed mo yun. So yun nga mga bossing kapadyak, tapos na may ilagay yung ating lumang hydraulic brakes si Mano, left and right, tapos yung shifter niya medyo ano pa, falsifikado, pero okay naman Carlo, di ba, dahil nasi-chip naman ano. Tapos nailagay niya na rin ng maayos yung ating bar tape. Eh, pulidin-pulidin yung paglagay ng bar tape. Ayos. So Carlo, anong susunod natin gawin? Tapos na, no? Okay na yan. At least, eh, nailipat na natin yung lumang hydraulic brakes dito sa ating gravel bike. Tapos yung, siyempre, napalitan na rin yung ating drop bar ng corner bar. Kasi dun siya kakasya. Pagka yung drop bar ang ginamit natin Carlo is hindi akma dito sa hydraulic brakes na, so kailangan nating napalitan kasi ng canto bar. Anong masasabi mo Carlo? Ayos. Ayos na. So mamaya ay test ride na lang natin. Tambay lang yun. So yan lang mga bossing kapadyak, ano, sana nagustuhan nyo po yung ating video ngayong araw at nakatulong po ito. So nilipat lang po namin yung lumang hydraulic brake set natin dito sa ating gravel bike para maging ano siya, hydraulic brakes na rin, kasi yung dating brakes natin is parang hindi siya smooth brake kasi stuck pa naman po yung mga brake set niya, pero okay naman po. Pero mas okay naman po ngayon, tapos napalitan siya ng corner bar, so naka hydraulic brakes na po siya, dahil ito po ay galing dun sa ating mountain bike, so nilipat lang po natin dito sa gravel bike. So yun lang po mga bossing kapadyak, so please like and subscribe. So ang pinaka importante mga bossing kapadyak is ride safe and God bless us all.